And right now, we are on the Jesus Unboxed series, wherein we come to know more about Jesus and discovering Jesus in our life and even experiencing Jesus in our life. We'll be discovering and know Him and experience Jesus. Sabi mo sa katabi mo, experience Jesus. Alam niyo po, that's why kaya natin hinihimay yung John. Kasi the more that we come to know Jesus personally, the more that we will be able to experience Jesus in our life. Makikita natin kung paano kumikilos ang Panginoon Jesucristo sa ating buhay. So we will be continuing in the Gospel of John in John chapter 3. This is the second part of John chapter 3. May I request everyone to please stand up as we read the scripture taken from John chapter 3 verses 31 to 36. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. The one who comes from above is above all. The one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, yet no one accepts his testimony. The one who has accepted his testimony has affirmed that God is true. The Father loves the Son and has given all things into his hands. The one who believes in the Son has eternal life. But the one who refuses to believe in the Son instead remains on Him. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa araw na inyong pinagkaloob. We thank you, Father, for the air that we are breathing and even for the weather that we are having right now. I ask, Father, for you and even your Spirit to fill this place with your Holy Spirit that we will be able to understand every learnings and every teachings that will be coming from you and even, Lord God, that you open our hearts and our minds that we will be able to apply everything that we'll be learning from today. Also, I ask, Father, that you cover me with your glory. Itago niyo po ako sa inyong presensya, Panginoon, kung saan, Lord God, you override all preparation and, Lord, teach me the things that I have to say and not to say. And even, Lord God, may you override all that I will be teaching, and may your name be glorified. And Father, right now we are asking and we are declaring your presence today, for this is holy ground, for where your presence is, there, Panginoon, ang iyong presensya at ang iyong kapangyarihan ang kumikilos sa bawat buhay namin. And even Father, hindi po rin kami aalis dito na hindi kalakip ang pagpapala sa pamamagitan ng iyong salita sa aming mga buhay. We thank you, dear Father, and this we pray in Jesus' name. Amen. Okay, you may take your seats. And again, we are on the series of John where we have to know Jesus. And right now, we have to know Jesus, believe, and be a witness. Believe and be a witness for Christ. Kaya nga, kailangan po. Last time, we heard about Pastor Mark sharing the Gospel of John in John chapter 3. And most importantly, he focuses on how to be born again. How can we be born again? In John 3:16, ano po sinasabi rito? Pakibasa po. 1, 2, 3, go. 4. He gave His one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. It speaks about believing in the Lord Jesus Christ for us to have eternal life. Why? Ito yung sinasabi na kailangan yung pananampalataya sa atin, natin, sa ating Panginoon Diyos. Just as Jesus spoke to Nicodemus concerning Moses, when he lifted up the snake in the pole, sabi, anyone who see that snake will be healed. Bakit? Kasi yung time na yun, pinagkakagat sila ng mga ahas. And sinabi, God instructed Moses to make a pole and even yung snake doon. Kaya nga sa medicine, nandun yung sign ng medicine. Yung medical term na sinasabi nga, yung pole na merong ahas. For anyone who sees that snake will be healed. Ang sinasabi rito, hindi dun sa pagtingin, kundi yung sa panalampalataya ng utos nila, ng utos ng Panginoon sa kanila, kaya nagkaroon ng kagalingan. Same thing with Jesus Christ. Anyone who believes in the Lord Jesus Christ will not perish but have eternal life. And if we continue in verse 17, ito po sinasabi, for God did not send His Son into the world that He might condemn the world, but that the world might be saved through Him. Ibig sabihin, ang Panginoon Jesucristo ay hindi pumunta rito upang sirain, gunawin,
Kundi ang sinasabi nito, magbigay ng kaligtasan sa sinumang manalampalataya sa kanya. Kaya okay, again, it was emphasized in verse 18 that says, anyone, sinuman, ang manampalataya sa kanya is not condemned. But anyone who does not believe is already condemned. Bakit? Ito po sinasabi. Diba? For all have sinned and come short for the glory of God. Ibig sabihin sa Romans 3:23 and Romans 6:23, lahat ng ito, lahat tayo ay makasalanan. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi mo sa katabi mo, makasalanan ako. Ha? Doon sa kabila, sabi mo, lalo ka na. Oh, diba? Lahat tayo, makasalanan eh. Sabi, all have sinned and fall short of the glory of God. But, sabi nga eh, the wages of sin is death, but the gift of life is, of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. And it will fall under by believing in the Lord Jesus Christ. Anyone who believes in Him is not condemned, but anyone who does not believe is already condemned because he has not believed in the name of the one and only Son. It is by believing that we will have eternal life. Bakit tayo kailangan manampalataya sa Panginoong Hesukristo? Why do we have to believe in Jesus? Maganda, kasi sinasabi, kailangan tayo manampalataya kasi sinasabi ni John, no, John the Beloved, and even John the Baptist, that He is the Christ, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Meaning, people have testified that Jesus is the way, the truth, and the life. John the Beloved testifies that Jesus is God and He is the Son. John the Baptist speaks about Jesus as the Lamb of God who takes away our sin. That is the testimony of His disciples. That is the testimony of the people who believe in Jesus. Pero ito po pinakamaganda. Why do we have to believe in Jesus? Because Jesus Himself testified about it. He testifies about it. Why? Because Siya na mismo ang nagsasalita dun sa ating chapter ng John chapter 3 verses 31 to 36. Ano po sinabi sa verse 31? Ang Panginoon Hesukristo na po ang nagsasalita nito. The one who comes from above is above all. And the one who is from the earth is earthly and speaks in earthly things. Ang sinasabi ng Panginoon Hesukristo dito, ang mga tao o yung mga sinuman ang galing sa langit o galing sa kalangitan, ang sinasabi nito ay tungkol sa bagay na makalangit. Pero yung mga tao na nandito sa lupa, ang usapan lang yan, ang pagkakaintindi niya, ay tungkol sa makamundong bagay lamang. At sinabi niya, the one who comes from heaven is above all. Jesus testifies that He came from heaven. Coming from John chapter 1, verse 1, diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Speaks about Jesus Christ, full of grace and truth. Ato ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo, na tayo, ang Panginoong Hesukristo, na mismo nagsasabi na I came from heaven. Even in John chapter 6, we would see, verse 38 says, for I have come down from heaven. Jesus is the one speaking that you must believe in me because I came from the Father. No, not to do my will, but the will of Him who sent me. This is the will of Him who sent me, that I should lose none of those He has given me, but should raise them up in the last day. And to continue, sabi, for this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in Him may have, ano po? Eternal life. We will be going back in John chapter 1 that Jesus Christ is full of grace and truth. This was manifested through Jesus Christ. Kaya nga, John chapter 1 verse 1, sabi, the Word was with God, and the Word was God. In verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and this Word is full of grace and truth, and that Word was, the grace and truth was manifested, no, naging makatotohanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Why grace and truth? Babalikan lang natin. Truth is that for all have sinned and fall short of the glory of God. That is the truth. And the truth is the wages of sin is death. But the grace part of Jesus Christ is this, that anyone who believes in the Lord Jesus Christ, God
made way. Alam niyo po, from the beginning, when God created the world, He wants to have fellowship with us. Gusto niya, kasama niya tayo. But when sin entered, nawalay tayo sa presensya ng ating Panginoon. Yung relationship natin, nawala. But because God is full of grace also, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Panginoon Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. All we have to do is to believe in the Lord Jesus Christ, and He will give us eternal life. That is full of grace, full of truth. Binayaran na po ng ating Panginoong Jesucristo. Ang maganda rito, bakit? Sapagat ang Panginoong Jesucristo na nagsasabi na I came from the Father and that you have to believe in me. In John chapter 5 verse 23 it says, so that all people will honor the Son just as they honor the Father. Anyone who does not honor the Son does not honor the Father who sent me. If you do not believe in Jesus Christ, definitely you will not believe the Father. Kaya nga, sinasabi niya sa mga Pariseo, kayo, sinasabi niyong totoo ang Diyos niyo, naniniwala kayo sa Diyos niyo, pero hindi kayo naniniwala sa akin. Then how can you say that you believe the Father and yet do not believe in Jesus Christ? Ito sinasabi niya, He represents the Father, and to reject His witness is to reject the Father. If we do not believe in Jesus Christ, definitely we are rejecting our Heavenly Father. Ito po malinaw doon. To continue, kaya nga Jesus testified that He comes from heaven. Secondly, in John chapter 3 verse 32, He testifies to what He has seen and heard. Yet no one accepts His testimony. The one who has accepted His testimony has affirmed that God is true. Pangalawa po, Jesus testifies based on His personal experience with the Father. Going back in Genesis, diba, let us make man according to His image. Jesus was talking to His Heavenly Father, even with the Holy Spirit. Meaning that I have experienced the Heavenly Father. That's why I am telling you who the Heavenly Father is. Kasi hindi natin maarok kung sino ang Heavenly Father unless na merong bumaba dito to explain who God is, and that is through Jesus Christ. He testifies based on His personal experience with the Father. Sabi nga, ako, galing na ako sa langit. Kilala ko ng Heavenly Father. Why don't you believe in me? Ang sinasabi, tayo lang po ay manampalataya. And even He shares what He has seen, what He has heard from the Father in heaven. So Jesus comes from heaven. Jesus testifies about His experience with the Father. And next, in John chapter 3, verse 34 to 35, ito po sinasabi, for God sent Him and He speaks God's word. Since He gives the Spirit without measure, the Father loves the Son and has given, ano, all things into His hands. Babalikan natin kung John chapter 1, that He is the Creator. Sabi, everyone is created through Him. No one was created kung wala ang Panginoong Jesucristo. That's why Jesus is the creator of all things. Why? Because God the Father bestowed that authority to the Lord Jesus Christ. Pinagkalooban ng Diyos Ama, ang Panginoong Jesucristo, to have all authority. This is Jesus telling us that for God sent Him and He speaks God's words. Since He gives the Spirit without measure, the Father loves the Son and has given all things into His hands. Ano matututunan natin? As we come to believe Jesus and His testimony says that the Father gives Jesus the authority. He is above all. Kaya nga sinasabi, Jesus Christ is above all. All dominions, all authorities, all principalities, speaking of all problems, He is above everything else. Once we believe in Jesus, we will know that He is in authority over our situation. Ano man yung mga pinagdadaanan natin, ano man yung sitwasyon natin sa buhay, He is in authority over all those situations because God, our Heavenly Father, gives that authority to the Lord Jesus Christ. Ano pa? In John chapter 13, verse 3, Jesus knew, no, that the Father had given, ano ulit? Everything into His hands, that He had come from God and that He was going back to God.
Ibig sabihin, if we reject the authority of God, sabi, to reject the Son's witness is to rebel against the highest authority in the universe. If we are rejecting Jesus' authority over us, then we, in turn, rejecting the highest authority given by God to anyone, because we are rejecting also our Heavenly Father. Pag hindi natin sinunod ang Panginoon sa Kristo, we are also rejecting the will of the Father for us. Mayroong sinasabi ang Panginoon sa Kristo, pag hindi natin sinunod, then we are rejecting that authority, and we are also rejecting not just Jesus only, but also we are rejecting our Heavenly Father. That is why God gave Jesus the authority. Again, in John 3 verse 36, the one who believes in the Son has eternal life. So why do we have to believe? Because God is telling us, the one who believes in the Son has eternal life. But the one who refuses to believe in the Son will not see life. Instead, the wrath of God remains on. For those people who does not believe in Jesus Christ, who does not accept Jesus as Lord and Savior in their life, may hatol ng Panginoon. Tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa mga taong nalampalataya. Pero sa mga taong hindi nalampalataya sa Panginoon Hesus Kristo, ano mangyayari? May outing sila. Saan? Sa lumalagablab na apoy. Sa lake of fire. Sabi mo, kasama ka ba sa outing? Sabi mo katabi mo, kasama ka ba sa outing? Diba? If you are part of, you do not believe in Jesus Christ as Lord and Savior in your life, then kasama ka nga sa outing. Lake of fire nga lang. Sinasabi rito, you have been condemned. Kasi pinanganak pa lang tayo, makasalanan na tayo eh. Sabi nga, the payment of sin is death. That is, after judgment, we will go to the eternal lake of fire. Pero, again, that is believing in Jesus. If we believe in Jesus Christ, ito yung sinasabi. Jesus testifies, so we will escape God's wrath. Kaya nagsasabi ang Panginoon Hesus Kristo tungkol sa Heavenly Father, in order for us na hindi masama, no, sa judgment ng Panginoon. At ang judgment ng Panginoon na yan ay impyerno. Tignan niyo katabi niyo, saan pupunta yan? Ne, pupunta yan sa, mamaya, pupunta yan Jollibee, kakain na yan. Ang sinasabi rito, Jesus testifies everything about God because He wants us to be spared from God's wrath. Ang hirap po na yung mahal mo sa buhay, no, hindi nakakakilala sa Panginoon, alam mo magdudusa yan. That is why Jesus testified to us para maging testimony rin tayo sa kanila. Going back in John chapter 3 verse 17, for God did not send His Son into the world that He might condemn the world. Hindi naparito ang Panginoon sa Kristo para i-condemn tayo, para sabihin na pupunta kayo lahat sa impyerno. Hindi. Ang sinasabi rito, that He might condemn the world, but the world might be saved through Him. Naparito ang Panginoon sa Kristo para hindi tayo dalin sa impyerno, kung hindi iligtas tayo mula sa kapahamakan. That is why in verse 18 says, anyone who believes in Him is not condemned, but anyone who does not believe is already condemned. Malinaw, two choices lang. Either smoking or non-smoking. Tanong mo sa tabi mo, smoking ka o non-smoking? Dalawa lang pupuntahan natin. Either, ito yung sinasabi, we either trust Him or we reject Him. We have that choice. Manampalataya tayo sa Panginoon Hesus Kristo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, hindi tayo mapapahamak, magkakaroon din tayo ng relasyon sa Kanya, or yung pagbabayaran natin sa kasalanan sa atin, no, eternal hell, eternal life in hell. So, we have two choices lang. Either we believe or we reject Jesus Christ. That's why we have to know Jesus, believe, and be a witness. Believe and be a witness. Question is, how can we be
a witness for Jesus. Paano ba tayo magiging witness sa ating Panginoon Jesucristo? Alam niyo po, pinakamaganda, di ba? Pag sasakay kayo sa jeep, makikita, ay, Kristiyano to. Di ba? Makikita na yung aliwala sa'yo. Di ba? Or pagpunta mo sa opisina, ikaw yung hindi pinangingilagan. Ay, ito, Kristiyano to. Ito, born again to. Ito, masasabi ko na Christian ito. Hindi yung sasabihin sa'yo na paano ka magiging witness. Di ba? Kapwa mo, Kristiyano, inuutangan ka, tapos hindi ka ba binabayaran? Sino yung una naluloko? Mga Kristiyano pa, di ba? Kadalasan, Kristiyano pa man din? Sino inutangan ng mga kapwa Kristiyano? Nasi, huwag niyo na taas. Ituro niyo na lang kung sino nang utang sa inyo. Di ba? Kapwa mo na Kristiyano, niloko ka pa. Hindi ka pa binayaran. Pero sinasabi, how can we be a witness for Jesus Christ? Pinakamahirap is yung papano yung buhay natin. Iba yung nagiging buhay natin pag nasa church eh. Di ba? Umaga pa lang. Pag-gising pa lang. Oh, gising na! Tanghali ka na naman. Internet ka na internet. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, mapuputulin ko na internet na yan eh. Di ba? Napubuhit ka naman. Hanap ka ng Pokemon diyan. Wala naman dyan. Di ba? Lahat. Puyat na naghahanap. No? Lahat ng sulok ng bahay pinuntahan. Makakuha lang ng Pokemon Go. Ibig sabihin, lahat ng ito, nagagalit. Pagpunta ng church, nakikita ni si Chef Logo, oh, ngumiti na kayo, nasa church na tayo. Sasabihin ng mga bata, kasi kanina malungkot eh. No, pinagagalitan, pag akyat sa church, di ba? Ngumiti kayo, yung usher. Morning po, morning. Mga bata, kawawa naman, nakangiti lang, hey, morning. Pag uwi na naman, oh, nanginiti nyo, ha? Hindi pa tayo tapos, di ba? Pagagalitan na naman, litanya na naman. Nagiging double life tayo. Nagiging doble kara ang itsura natin. Bakit? Hindi tayo nagiging witness sa ating pamilya. Ang pinakamahirap is maging witness sa ating pamilya. Bakit? Lahat ng kalokohan, lahat ng ugali, lumalabas saan? Sa tahanan. Di ba? Nakikita kung baka gano'n kasungit si tatay. Pag walang pera, masungit. Pag may pera, nagpapainom. Di ba? Saya-saya. Umaga, atin ng church late. Bakit? May hangover. O kaya yung nanay. Di ba? Umaga pala, mainit ulo. Di ba? Nakikita, tapos sabi mo, matin tayo ng church ha? Kailangan mong matin ng church eh, para makita magbago tayong buhay natin eh. Di ba? Pero minsan, ang hirap mag-share ng gospel sa pamilya natin, sa kasambahay natin, di ba? Sa ating mga mahal sa buhay. Bakit? Hindi tayo nagiging magandang testimony. Even in the office, even in our community, how are we in the office and in the community? Ibig sabihin, paano tayo maging witness sa ating Panginoon? Ito na, our Lord's teaching are not to be studied intellectually, separated from everyday life. Even though, marami naman sa atin dito, graduate ng Bible school. Kahit anong graduate ka pa ng Bible school, pero hindi mo pinapamuhay yung salita ng Panginoon, nandito lang yan. Kahit graduate ka ng GLC 1, 2, 3, and 4, at hindi mo pinamumuhay yung salita ng Panginoon, nasa isip lang yan, intellectual lang yan. Ang sinasabi rito, for us to be a witness for Jesus Christ is that it is when we, ano, obey His word and put it into practice. Sabi sa katabi mo, put it into practice. So that we see its truth and experience its power. The moment you learn and know Jesus and experience it from your heart, then you will be able to practice everything that you will be able to learn. Then makikita mo na ang katotohanan ay pinamumuhay mo at ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon ay ma-experience mo. That is why yung testimony natin is that reading God's Word and applying God's Word. That is a good witness. Sabi mo sa katabi mo, apply God's Word. When we apply God's Word, then we will be a witness for Jesus Christ. It's not just believing, but also being a witness for the Lord Jesus Christ. Ito po yun. In John 3:16, sabi rito, for God so loved the world in this way, He gave His one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Ang buhay Kristiyano po, hindi lang kaligtasan. Tandaan po natin, hindi lang tayo niligtas tapos wala na tayong gagawin.
Ang buhay Kristiyano po, since Genesis time, God wants to have a relationship with us. Gusto niya tama yung relationship natin sa isa't isa. Gusto niya kasama niya tayo, kapiling niya tayo, nakakausap niya tayo. That is having a good relationship with the Lord Jesus Christ. Not just by, no, sabi nga eh, by hearing God's word, by reading God's word, hindi. Gusto niya tama ang relationship. Paano yung tamang relationship? Meron kayong communication with God. Also, sabi in verse 36, the one who believes in the Son has eternal life, but the one who refuses to believe in the Son will not see life. No, instead, the wrath of God remains on him or remains on. Ibig sabihin, yung eternal life, hindi lang yan dito. Hindi lang yan, pag namatay na ako, eternal life. Hindi po. Ito yung sinasabi natin. Everlasting life does not simply means eternity in heaven. Bakit? Ito po yun. The believer possesses that life right now. And that life is of God for all believers. In John 10:10, the thief comes here to steal, kill, and destroy. But I have given you life and to live it abundantly, in abundance. Meaning, the moment we receive Jesus Christ, meron tayong buhay ngayon. May buhay na walang hanggan at ipinamumuhay natin ang salita ng Panginoon. That is having a living relationship. Living relationship. Buhay at kaganap-ganap. Diba? Ibig sabihin, lahat nakikita dapat. To be a good witness, dapat we are a living example to other people. We should be a living example, having a living relationship with the Lord Jesus Christ. Bakit? Diba sa relationship, kapag yung, diba, isipin mo, nung mag-boyfriend pa lang kayo, ako nung bata ako, yung ang mga pag sa telepono talagang babad na babad ka eh. Yung pinag-aralan ko dati, ang telepono pa noon, ano pa eh, yung didial, yung chuk-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 
isang hilera yung panay pulang telepono. Pulang telepono. Tapos, ang hulog pa nun, magkano? 3 G's, di ba? Hindi ko na naabutan yun. Naabutan ko si Ding Dong, ang abansado. 3.25 lang. Yan, 3.25. Tatawag ka. Walang, ano na, unrecall na yan. Kasi, pagkausap mo na, kausap mo na. Yung problema dun sa kinakausap mo, di ba, pag mahal mo sa buhay, it's a living relationship. Meaning, gusto mong kasama, gusto mong kinakausap, gusto mong nakikita. Kaya pagkausap mo, bubuksan pa yung wallet mo para mukhang nakikita mo siya. Yun ang video call dati. Yeah. Pakausap mo siya, kausap, kita may picture, kausap mo. Ang problema, pag umuulan, ngayon nag-uulan eh. Doon sa pinag-aaralan namin dati, binabaha. Di sa sobrang sayo ng pag-uusapan mo, huwag kang didikit doon sa bakal. Bakit? May kuryent, totoo. Ay, kamusta na na? Kamusta na na? Diba? Magugulan ako. O bakit? Parang may kumikiliti sa akin. Kuryente, nakukuryente talagang. Ganun ang sacrifice pag mahal mo, di ba? Tatawagan mo. Kaya nung sisila, nung nililigawan ko, na pagkagabi, anong gagawin mo? Pag uwi na, ang sabihin, uwi na ako. Sabi ni Sheila, tagal na, umilis na. Sige, 10 minutes na lang. Ako yung ano, pinaalis, umilis ka na, hahaponan ka pa sa amin eh. Makikikain ka na naman. Anong ginagawa? Pag-aalis, dudungawin sa bintana. Kakaway, kasi dead end yung bahay nila eh. Dun sa dulo, dead end na. So magmamaniobra ako. Pagbalik, antay niya akong bumalik. Bababa ako yung bintana, sabi ko, tawag, sasabihin niya, tawag ka pag-uwi. So, mangyayari, di ba? That's a living relationship eh. Pag-uwi mo, ano mangyayari? Tatawagan mo, dito na ako. O, kamusta naman biyahe mo? Hindi ka ba na traffic? Eh, 15 minutes, subdivision lang naman. 15 minutes. O, naman, okay na. Wala ka bang pusang nasagasaan? Wala naman. Lahat lang, basta mapag-usapan lang. Hanggang madaling araw yan, ano, sabi mo, sige, baba mo na. O, mauna ka. Hindi ka muna. Ayaw ba eh. O, sabay tayo. 1, 2, 3. Uy, ko muna. Abuti ka alas 3. Pero gigising ka na alas 5 kasi papasok ka na naman. Ganun ka ka-excited eh. Kasi that is a living relationship. Di ba? Excited ka. Pag uwi na naman, susunduin mo, hahatid mo. Pero pag mag-asawa na ano? Honey, hatid mo naman ako. Okay, honey, sunduin mo naman ako. Oh, sunduin mo naman ako sa bahay. Ba't di ka marunong umuwi? Mas sumi mo. Sundo-sundo, laklak mo na. Di ba? Sa isa yung gasolina eh. Mahal-mahal.
Pero dati talagang kung taga Laguna ka, pupunta kang Bulacan para sunduin, babalik ka ng Laguna, ganun kamahal. Pero wala sa iyo yun kasi you have a lasting or living relationship. Same thing with Jesus. Excited tayo to share God's Word. We are so excited because we are living God's Word. Ito yon. In John 3 verse 20, ito sinasabi, for everyone who practices wicked things, ano? Hates the light and avoids it. Nung tayo hindi pa makakilala sa Panginoon, saan tayo naglalagay? Sa mga madidilim. Yung mga gumagawa ng kasalanan sa ginagawa, sa liwanag ba? Sa dilim. Tingnan ko katabi nyo. Madilim ba yung lugar niya? Hindi, no? So, ang sinasabi dito, sa dilim. Bakit? Lahat ng mga ginagawa masama sa kadiliman. Kaya nga yung iba, manonood ng sine. Natatanda ko yung Santa Lucia, meron niyang double seater yan eh. Yung sa mga mag-boyfriend, sa taas. Ang tawag ko dun, KKK. Kataas-taasan. No? Kasulok-sulukan, kadilim-dilimang lugar. Diba? Kung saan pagka na dyan. No? Kita mo, no? Ang ganda ng buhok. Pag alis mo, gulong-gulo na yung mga buhok lumaba. Mahangin ba sa... Pag magtataka, mahangin ba dun sa sinihan? Bakit ang ganda ng buhok? Pag nakita mo, gulo-gulo na. Kasi nasa kadiliman. Kung saan, no? Ang mangyayari, ang saya, ako, excited ako pag mumunta ka sa balcony, tas ganon. Pagkatapos ng pelikula, ano nangyayari? Binubuksan na ilaw. Tignan yung mga katabi. Nakatakip yung panyo, kunyari tulog. Biro, nakakatulog ka agad, ha? Kasi ayaw makita. Kasi sa dilim, iba kasama. Di ba? Bakit? For everyone who practices wicked things, ano? Hates the light. But, yeah, so that his deeds may not be exposed. Ito pa. But anyone who lives by the truth, ano? Comes to the light. That's why, sinasuggest ko sa mga youth natin, kapag magdidate kayo, huwag kayo sa mga madidilim. Huwag kayo sa madidilim. Sa maliliwanag kayo. Yan, sa Caltex. Yan, mga gasoline station. Maliwanag yan. Doon kayo magdate. Diba? Lahat nakakakita sa inyo. Ultimo gasoline boy. Makakakita sa inyo. Kasi wala kayong dapat tinatago. Same thing with the Christian life. The moment we accepted Jesus Christ, we have a living relationship with Christ. Meaning, hindi natin tinatago na tayo ay Kristiyano. We are witnesses of Jesus Christ. Nakikita pa lang sa atin, buhay pa lang natin, mukha pa lang natin, alam na Kristiyano tayo. The way we speak, the way we answer, the way we respond to people, the way na we go to work. Tayo yung hindi nalilate, tayo yung lagi maaga, tayo yung nakakakompleto ng project, kasi tayo ay Kristiyano. Yun po yung sinasabi rito. And in Galatians chapter 2, sabi nga, again, but anyone who lives in the truth comes to the light so that his works may be shown to be accomplished by God, so that God will be glorified in our life. Minsan kinakatakot pa natin, tinatago pa natin na tayo ay mga Kristiyano. Pag sa kantin, di ba? Ayaw mag-pray. Lord, maraming salamat sa pagkain nito in Jesus' name, amen. Hinuhulog pa kunyari pa niyo, Lord, thank you, Lord, in Jesus' name, amen. Diba? Ayaw mo sabihin na ikaw ay Kristiyano. Kaya ang kinukwento ni Pastor Wek, minsan nahihiya ka pa magdala ng Bible. At sabihin mo, oh, Bible yan, no? Christian ka, no? Born again ka, no? Praise the Lord. Hindi, dictionary to. Diba? Kinakahiya natin. Pero sinasabi, we must expose Jesus in our life. Why? At again, Galatians 2:20, pakibasa po. 1, 2, 3, go. And I no longer live, but Christ lives in me. And the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. It is not I, but Christ lives in me. Pag umuwi ba tayo? Pag pumasok ba tayo bukas sa opisina? Sino ba nakikita sa buhay natin? Is Christ living in us? Are we having a living relationship with Christ? Are we a good testimony to Christ? Are we a good witness for Christ? I have been crucified with Christ. Yung buhay ko dati, buhay na kadiliman, buhay na hindi kaaya-aya, buhay na kasuklam-suklam. Hindi na ako ano bubuhay, kundi si Kristo na kung saan ang kaliwanagan at ang kabutihan at ang biyaya ng Panginoon ay aking natatamasa. Nakikita dapat sa buhay natin. That is being a good witness because we have a living relationship. Again, second is having a loving relationship. Kapag mahal mo ang isang tao, no, it requires sacrifice.
Why? Kasi sabi nga eh, ang pagmamahal should be unconditional love. I love you in spite of. Dati naalala ko, may pelikula si Robin Padilla, sabi, mahal kita, no? Maging sino ka man. Taas nga kami ko sa iyo eh. Mahal na nga kita eh. Maging sino ka man. Ay, mga ganun sinasabi. Pero, yun dapat, pagka mahal mong Panginoon, you, again, be selfless. Sabi mo sa tabi mo, selfless. Diba, pag mahal mo isang tao, katulad sa akin, I love my wife. When we got married, mayroong pelikula siya o may mga pinapanood siya sa TV na kasabay ng pinapanood ko. But because I love my wife, I have to sacrifice my watching para mapanood niya yung pinapanood. So, sinasamahan ko siya. After a while, bumili na ako sarili kong TV. Ano yun? It requires sacrifice. You have to spend time, you have to invest time with your wife para ma-enjoy niya yung pinapanood niya. Yun yung sinasabing sacrifice. Mas kukunti sa akin, you think more for others than and less of yourself. Then, nagkaanak na ako. When I got, pinanganak si Shekinah, yung aking eldest, dati ang hilig ko sa sapatos, ang hilig ko sa rilos, kada sweldo, kailangan meron akong binata ko, kada sweldo, kailangan may rilos. Ayun lang pinag-ipunan ko, rilos, sapatos, sapatos, rilos. Pero, nung nagkaanak na ako, wala na. Tulong-tulong na laway ko sa rilos. Pero sabi ko, sige sa'yo, diaper na lang po. Di ba? You have to sacrifice. Pambili mo ng diaper. Pag bumili ka, naku, magkano yung sapato? 3,000. Naku, bakuna, 3,500. Bakuna na lang. Bakuna lang, anak. You have to sacrifice. Think less of yourself and think more for others. Ito yung gusto rin ng Panginoon sa atin. We have to love Jesus. He should be the number one priority in our life. Question is, sino ba ang Panginoon Jesucristo sa buhay natin? Siya lang ba ay Diyos? Siya lang ba ang Panginoon? Sabi, He should be your God, your Lord, not just Savior only. Pag sinabi mong Lord, Siya ang highest priority. Pag gising mo, sinong binubuksan mo? Anong binubuksan mo? Minsan cellphone, nag-a-update ng FB, nag-a-update ng ganito, nagbubukas ng radyo, eh, dyaryo, tapos nagbubukas ng radyo, papakinggan, no? May ulan kaya, yellow fall warning, sana may yellow fall, yellow warning, red warning, sana mulan, para walang pasok na naman. No, isang linggo na naman, walang pasok. Sarap, sarap, enjoy. Yung ba ang inuuna natin kesa ang pagbabasa ng salita ng Panginoon? I have counseled people na minsan nahuhulog. Ang unang tinatanong ko is, how is your relationship with God? Bakit? Kaya nahuhulog, una, hindi na nagpipray. Nakakaligtan. Nagiging ritual na lang prayer. Magpipray sa gabi, Lord, thank you, Lord, in Jesus' name, amen. Bukas ulit, Lord. Di ba? Tulog. Gising. Ay, thank you, Lord. Sarap panaginip ko. Napanaginip ko kay Lord. Sige, alis na. Hindi nagbasa ng salita ng Panginoon. Pag unti-unti, nawawala na yung habit nyo in praying and even reading God's Word, unti-unti na kayong hinihila away from your first love sa Panginoon. Again, you ask yourself, evaluate from 1 to 10. 10 is the highest. How is your Bible reading? How is your daily time with God? How is your prayer with God? If you evaluate yourself less than 5 or less, naku, mukhang wala na ata, 0, then you ask yourself, sino ba ang mahal mo? Alam niyo po, when John the Baptist saw Jesus, he knew that Jesus is God. Hindi siya sabi niya, I am just a person showing who Jesus is. I am not the way. Jesus is the way. Kaya nga sinabi niya sa John chapter 3, same chapter, sinabi, He must, ano po, pakibasa, 1, 2, 3, go. He must increase and I must decrease. Ibig sabihin, sa buhay ko, sino ba ang nalulualhati? Kapag magaling ka, minsan sabi mo, ang galing ko, no? Di ba? Sa barkada, di ba? Pag may gathering sa mga magkakaibigan, mas lalong lalaki, gusto laging bide. Pare, lolo ko, ganito eh. Di ba? Wala, nangihina naman ng mga lolo nyo. Ang lolo ko, ganito. Di ba? Lagi kang bide. Lagi kang pinagmamala ka sa sarili mo. Ako nagplano lahat yan eh. Gusto mo ikaw bida. Pero ang Panginoon sa Kristo, ang gusto niya, ganito yung sinasabi ni John the Baptist, He must increase. Jesus must be increased or must increase in my life. And I will have to decrease. The moment I am successful, the moment naging maganda ang takbo ng buhay ko, the moment na naging maayos ang relasyon ko, hindi dahil sa akin,
kundi dahil sa Panginoong Jesucristo. It is for His glory. It is for His honor. Para lang sa Panginoong Jesucristo. Why? Because I love Jesus more than myself. That is fully surrendered to God because you love Jesus. How many of you love Jesus? Taas ang kamay. And praise God for that. We should love Jesus. And that is a loving relationship. Putting Jesus first in our life. Pag may problema, ano ginagawa? Nagtitext ka agad. Text, space, mommy, space, pera, space, sa bonus bayad. 2017. Tagal, no? Di ba? Una natin eh. Pero kung priority ang Panginoon, unang tawag mo, Panginoon muna. Kasi sana ang bahala sa lahat. And God wants, no, to be first place in our heart. And yun na-emphasize niya. Alam niyo po, kapag hindi tama ang puso natin sa Panginoon, any prayers natin, I'm sure hindi tutugunin yan ng Panginoon. Ito si sabi niya. 2 Chronicles chapter 16, I've shared this message yesterday to the sports ministry and even to the music team. Ito yung sinasabi. Pakibasa po. 1, 2, 3, go. Paano tutugunin ng Panginoon ang ating mga panalangin kapag ang puso natin ay nasa Kanya? For the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth. Omniscient. Omnipresent ang Panginoon, all-knowing, omnipresent, alam ng Panginoon, kahit kadilim-diliman, alam ng Panginoon kung saan ka. That He may, ano, strongly support, no, those whose heart is completely His. Meaning, minsan, ito, sabi nga, lagi nating pinupronounce, yung Jeremiah 29:11, for I know the plans for you, says the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. Eh, minsan ginagawa natin, ito plano natin. Lord, ito plano ko. Yung Jeremiah 29:11, isama mo doon sa plano ko, ha? Para pagpalain mo. Mali. Kasi, any plan natin, aside doon sa plano ng Panginoon, it will crumble. Pero kung itong plano ng Panginoon, and we abide to God's plan, then siya ang magpapala niyan. Hindi yung gusto natin, ito plano ko, Lord, ha? Pagpalain nyo. Hindi. Ito plano ng Panginoon. What is your will, Lord? Then I will go with it. Ito yung sinasabi ng Panginoon. For the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth that He may strongly support. Kapag ang puso mo ay fully surrendered sa Panginoon, yung panalangin mo, sabi niya, strongly support. Meaning, whatever your prayers may be, if your heart is aligned with God, then definitely He will be the one supporting you. Question is, how is our heart today? How is our heart today? Nananalangin tayo, Lord, parang hindi ko marinig, hindi ko makita yung tugon niyo sa akin. Check mo muna yung puso mo, baka malayo rin sa Panginoon. Humihingi ka lang pag may problema, parang ginagawa mo genie, Panginoon. Lord, I wish this. No? Kung may kailangan ka lang, Lord, lalapit ako sa iyo, ha? Grant mo, ha? Hindi. Tinitignan muna ng Panginoon yung puso natin. And when we pray, ang pagtugon ng Panginoon ay sa mga tao, ang puso niya ay nasa Kanya. That is a loving relationship with the Lord Jesus Christ. How is our heart today? Third, it is a learning relationship. Learning relationship. Alam niyo po, the moment we come to know Jesus Christ, we are a work in progress. Hindi po komot nag-retreat ka na, umatin ka na ng church, umatin ka na sa CCF, nababtize ka na, ang galing mo na, perpekto ka na. Hindi po, we are a work in progress. Sabi mo, you are a work in progress. Be patient with me. Ayan. Why? Kasi may time na mag-asawa. Oh, nalak mo ba yung pinto? Narito na, kalahati na. Galing ka pang kunyari, let's say, galing ka pang angono. Nandito ka na sa taytay, kakana ka na. Yung pinto, nalak mo ba? Naku, nakalimutan. Be patient. He is a work in progress. Diba? Yung mga shepherds, be patient with them. Kaya nga ngayon, may mga name tag na sila. Kasi si brother, ano nga pala palangan? Anong pangalan? Mga biyeno ko pag nagkukwentuhan eh. Si brother, ay nga ho, sino nga ho yun? Si brother yung matangkat, si brother ano? Be patient with them. No? Tignan yung katabi nyo. Be patient with them. We are a learning process.
Hindi po overnight ang growth natin. I as a pastor also am a work in progress. Hindi pa ako perfecto. May time na nagkakaroon din kami ng diskusyon ng asawa ko. May time na nag-iinit din ang ulo ko kasi tinuturuan pa ako ng Panginoon. Same thing with each and every one of us. Do not expect 100% turnaround kaagad. Minsan ang turnaround time, it will require time. Kaya nga may turnaround time. Matagal ang proseso. But kunyari, 20 years, wala pa rin pagbabago. Tanungin mo kung tinanggap niya Panginoon. Tignan, tanong mo. 20 years na ba? No, hindi, iba na yon. Hindi mo talaga tinanggap ang Panginoon kung walang pagbabago. Pero papagbabago, unti-unti binabago ka ng Panginoon. It is a learning relationship. Paano? Sabi, with the delight it is to receive His Word, meditate on it, and make it part of our very life. Why? God is teaching us. Alam niyo po, when God promises us, katulad ni Joseph, ito si Joseph, ito yung dream niya, ito yung accomplishment ng dream niya. Pero in between, meron niyang detour. David, when God anointed David as king, hindi naman kagad siya naging hari ng Israel. May time na papatayin siya ni King Saul. May time na nagtatago pa siya sa kuweba. May time na nag-act pa siya as baliw para hindi siya masaktan ng hari ng kalaban niya bago siya naging hari. Why? It is a learning process. At times, we are praying, Lord, bakit hindi ako ma-promote? Minsan kasi, kailangan turuan ka na maging patient, mag-strategize, ipopromote ka. Pagka naharap ka naman sa problema, nangangarag ka. Humihingi ka ng promotion, mag-handle ng isang departamento. Eh kada, pag nawala nga yung boss mo, nanginginig ka na, Lord, anong gagawin ko? Hysterical na. Eh paano ka pa-promote? God is teaching us. Minsan you are praying for patience. Kaya minsan, pagka after nito, nakapila ka ngayon sa fast food. No? Lord, ano ba naman ito? Gutom na ako, wala pa yan. Ang haba ng pila. Eh you're praying for patience eh. What is kin tayo? Bubula na bibig mo. Patience, Lord. Puti na mata ko, wala pa ako nakakain. Pero God is teaching you patience. Nagmamaneho ka, self-control. Diba? Nagagigil ka eh. Lord, ano ba? Gigil na ako, lahat nag-overtake sa akin ha. Huwag mo overtake ka niyan. Patience, self-control. No? Yung magtataho, na-overtake ka, kataho. Lord, sobra na ha. Walang ganyan ha. Na, ibig sabihin, minsan, nagpipray ka, and at the process of answering that prayer, God is teaching us. And we have to learn from it. Sabi mo sa katabi mo, learn from it. Ang dami mo panalangin. Minsan, nananalangin ka ng malaking bahay, kaya hindi binibigay sa'yo malaking bahay. Gusto muna, ayusin yung pamilya nyo. Para pag malaki bahay nyo, kanya-kanyang kwarto. Pero yung relationship mo, tama. Nagpipray ka ng malaking bahay, di naman ayos yung relationship nyo. Pag uwi nyo, malaking bahay, hindi na kayo nagkakakitaan. Wala pa kayong relationship. Minsan, binubuo muna yung relationship nyo as family bago ka i-bless sa malaking bahay. I'm not telling that God will not bless you. God will bless you and even will answer your prayer. Pero kailangan matutunan muna natin yung inuutos sa atin. Ito magandang sinabi, magandang challenge dito. When you are facing trials or even testings, do not ask, Lord, why is this happening to me? Huwag mong tanungin yon. Lord, bakit nangyayari sa akin to? Bakit? Ang tendency mo magtampo sa Panginoon. Lord, kung kailan ako nag-minister, bakit nangyayari sa akin to? Lord, kung kailan ako nag-minister, bakit ganito ginawa mo sa akin? Huwag mong tatanungin na, Lord, bakit nangyayari sa akin doon? You ask God, what are you teaching me? Magkaiba ho yun, ha? Do not ask God, Lord, bakit nangyayari sa akin to? Diba, kanyari, yung boyfriend, sinagot, Lord, mas maganda ako dito, ito kinuha niyang girlfriend. Diba? Bakit ganun? Unfair naman, Lord, hindi yun. What is God teaching you? Lord, ano po yung tinuturo mo sa akin? Do not ask what is happening to you. Ask God what will happen in you. Lord, ano po yung tinuturo nyo sa akin? Then you will realize that God is the teaching you and we have to learn from it. John chapter 3 verse 30 again, as we close. He must, increase, but I must decrease. Maybe God is teaching us humility. Na sobra ka na sa career mo, nakakalimutan mo na ako, kailangan mo na mag-decrease so that Jesus will increase in your life. Baka mas marami ka ng time sa Dota, mas marami ka ng time sa computer, no?
I must decrease so Jesus may increase. Baka mas marami kang time sa barkada kaysa sa pamilya mo. No? Jesus must increase. I must decrease. Whenever we are facing problems and temptation and trials, let us ask God, what is God teaching us? He wants us that Jesus will increase in our life so that people will see Christ in us. Kapag may problema, bakit ikaw may problema pero ang saya-saya mo? Bakit ito kapareho ng problema parang lugmok na lugmok? Why? Because Jesus is in us. Sabi sa katabi mo, Jesus is in you. And praise God for that, sapagkat alam natin. Sabi nga, when Joseph had trial, when David had trial, kung babasahin nyo yung Genesis and even sa Samuel, God was with David, God was with Joseph. Same thing with us. If we are being tested, we are being tempted, God is with us. And we will ask, God, what are you teaching me today? Know Jesus, believe, and be a witness.